Mga ka-business, baka samantalahin mo itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos sa ano po kasi siya, bedridden na po mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po supportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung karakter, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. So, cartoon character. Supportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin supportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dean's TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga ka-papi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction itong patungkol dito sa fake account ng Ka-Business Official. At kahapon nga lang po mga ka-business, mga ka-papi, ay nagkaroon ng announcement dito sila ka-business patungkol nga po dito sa nakita nilang fake account ng Ka-Business Official. At ito po may hawak ng fake account ng Ka-Business Official ay talagang may lakas pa ng loob na dito pa talaga mag-comment sa isang upload nito sila ka-business. Siguro ang intention nito ay para talaga makita nila ka-business yung comment na yon. At may mga comment siya dito na ang mga subscriber daw ni ka-business ay bibigyan ng 20,000. Siguro gusto niyang ilagay sa alanganin ito sila ka-business. Kaya niya ginagawa ito. Siyempre dun sa mga viewers na hindi na nasure itong account na nag-comment na ito, kung legit ba ito o hindi, ay siyempre medyo matutuwa dahil si ka-business ay mamimigay ng 20,000 sa kanya mga subscriber o sa kanya mga supporters. Alam niyo mga ka-business, mga ka-papi, hindi ko alam kung ito bang taong ito ay talaga may galit dito kay ka-business. Dahil ilang oras lang ay bigla niyang binago ang pangalan ng kanyang channel o ng kanyang ginawang fake account. At ang inilagay niyang pangalan dito ay pangalan ni Rick Aningat. Pero ang picture pa rin ay picture ni ka-business o yung profile ng ka-business official. Pero hindi din nagtagal ay bigla ulit niyang pinaltan ng picture yung kanyang ginawang fake account. At ang inilagay niya ditong picture ay mga collection coin. Pero nanatiling ang pangalan ng kanyang ginawang fake account ay Rick Aningat pa rin. Hindi ko alam kung ito nga ba ay talagang galit dito kay ka-business o di kaya na may galit dito kay Rick Aningat. At mukhang ang gusto nito ay palakihin yung issue dito sa pagitan ni ka-business at Rick Aningat. Dahil napapansin niya na yung issue about dito kay Rick Aningat at ka-business ay medyo nawawala na eh. Kumbaga lumalamig na yung issue. At ang tingin ko ay mukhang gusto niyang buhayin itong issue na ito. Gusto siguro niyang paniwalain ito si ka-business na may hawak ng account na ito
o ang gumawa nitong fake account na ito ay si Rick Aningat. Kaya lang, hindi ganun sila ka-business eh. Hindi sila ka-business mabilis maniwala sa mga ganyang bagay. Kaya naman, nagsorry ito sila ka-business patungkol dito sa account na ito. At mukhang hindi ito ganun ka-professional manloko itong gumawa ng account na ito. Dahil nag-iwan siya ng ebidensya. Ang hindi ko lang matandaan kung 3 o 6 video ang hindi agad niya nabura doon sa account na yon. Kaya naman na screen record agad dito nila ka-business ang isa sa mga video o lahat nga ata ng video na naiwan doon ay na-screen record nito sila ka-business. Kumbaga, gagawa na rin lang ng kawalang yan, abay nag-iwan pa ng ebidensya. Alam mo kasi kung sino ka man na gumawa ng fake account na yan ng ka-business official at ngayon nga ay Rick Aningat na. Kung sino ka man at ang balak mo o ang layunin mo ay para mas sirain itong sila ka-business sa pamamagitan ng gusto mong pagbintangan nila ka-business, itong si Rick Aningat ang gumawa ng account na yan, ay nagkakamali ka. Kumbaga, in-underestimate mo itong sila ka-business. Kasi sila ka-business marunong magsuri yan. Hindi yan basta-basta naniniwala sa mga ganyang bagay. Hindi porke hindi sila pagkakaunawaan nito si Rick Aningat, ay basta-basta na lang papatol yan si ka-business sa mga ganyang pakulo. Lalo na sa mga katulad mo na mukhang walang magawang matino sa buhay. At ang hangad nga ay yung kagulukan ng kapwa mo. Bakit ko nasabi? Kasi yun naman talaga yung intention mo, diba? Sa paggawa mo ng fake account na yan. Gusto mong gulukin ang community ni Rick Aningat at ni ka-business. Gusto mong palakihin yung issue, gusto mong bukayin yung issue nila Rick Aningat at ka-business. Yun yung totoo mong layunin kung bakit mo ginawa ang fake account na yan. Alam mo kung sino ka man na gumawa ng fake account na yan ni ka-business o ng ka-business official. Alam mo ang tindi mo. Grabe ka. Hindi ka ba masaya dyan sa buhay mo? Kaya pati yung mga tao na nananahimik na, na kinakalimutan na nga yung issue na yon, ay guguluhin mo pa. Gusto mo pang buhayin yung issue na yan? Para ano? Para may mapagkatuwaan kang panoorin? Ganun ba yon? Antindi mo, Brad, o sister ka man, o kung sino ka man, antindi mo, yan lang ang masasabi ko. Pasensya na pala po kayo mga ka-business mga ka-papi kung medyo maingay yung aking background. Medyo malakas po kasi yung ilan dito. Pasensya na po, pasintabi na po. At ito po mga ka-business mga ka-papi. Siguro maging silbing babala na rin ito para dito sa mga viewers ni ka-business at mga supporters nito si ka-business. Na pag may mga nakita kayong ganitong channel o halimbawa nag-comment itong si ka-business sa mga comment section, mas mainam po na sorryin nyo muna kung talaga bang sila ka-business ito. At yan naman po yung makikita nyo sa number of subscriber. Kung talaga bang si ka-business yung nag-comment o hindi. Ika nga'y bago po tayo maniwala sa mga ganyang komento, kahit pa sabihing pangalan niyan at profile ni ka-business, ay huwag po tayong basta-basta maniniwala. Hanggat hindi po natin nasusuri yung mismong account na nag-comment na ito. Madali lang naman po suriin yan. Pindutin nyo lang po yung pangalan kung sino nag-comment. Mag-go to channel kayo at makikita nyo doon. Kung yung bang nag-comment na yon ay lihiti mong account ni ka-business o hindi. At kung makikita pa rin po natin itong channel na ito, ay mas mainam po na i-report na lang po natin. Kasi ito pong tao na may hawak ng channel na yan o ng fake account na yan, ay wala po yung ibang intention kundi ang kasamaan.
Wala pong ibang intention yan, kundi guluhin ang community ni Kabusiness at maging ang community ni Sir Rick Aningat. Kumbaga, wala po yung mabuting intention sa paggawa niya ng fake account na yan. Kaya once na makita po natin yan, mga Kabusiness, mga Kapapi, report agad po natin. Report po natin para hindi na po baka pumorwisyo. Basta maging maingat din lang po doon sa pagre-report, mga Kabusiness, mga Kapapi. At tingnan nyo nga muna po yung number of subscriber, pati yung mga upload na video, kung ito nga ba ay lihitin mong kay Kabusiness o ito yung gumagalang fake account nitong sila Kabusiness. Sa bagay sa ngayon po, mga Kabusiness, mga Kapapi, ay iniba na po niya yung kanyang pangalan o yung pangalan ng kanyang fake account. At ang nakapangalan na nga po dito ay Rick Aningat. Pero syempre, wag po tayong papakasiguro dahil hindi imposible na muli niyang palitan yung pangalan at picture ng kanyang account para magpanggap na naman siyang siya ay si Kabusiness. Kaya ingat-ingat po, mga Kabusiness, mga Kapapi. Ika ngay, bago po maniwala sa nakikita natin o sa nababasa natin mga komento, lalo't kung komento yan ng iniidolo natin, ay i-check muna po natin yung kanilang channel kung legit nga bang ito yung taong nagkomento nito o baka nga po ito'y katulad nito na isang fake account lang pala, na alam naman po natin na wala yung ibang layunin kundi ang sirain nga po ang Kabusiness community at maging nga po yung kabilang komunidad o yung community nito si Rick Aningat. Paano po mga Kabusiness, mga Kapapi, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po'y nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa walang sawa pong nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa Muntikon Channel, ay baka pwede naman po makipindot na po ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga nare-reaction ng video. At yun, bago po tayo tuloy ang magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganun din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo, Ma'am, at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po, Ma'am. At ganun din po dito kay Idol Wakiwak TV. Shoutout sa iyo, Idol. At ganun din po dito kay Papa Sundot. Shoutout po sa inyo, Papa Sundot. At shoutout din po dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo, sir. At syempre, ganun din po dito sa mga magigiting na kagwang nitong si Kabusiness. Na si Kagwang Intoy Official, Kagwang By Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, Kagwang Bornok Official, Kagwang Bugi Official, Kagwang Bong Official, at Kagwang Damulag Official. Shoutout po sa inyo at suportahan din po natin ang mga channel ng mga kagwang ni Kabusiness na ito. At syempre po ay shoutout din dito sa aking mga kasama reactor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mumblers Channel, MK Inday Okray TV, Alminda Mix Vlog, Analisa Reality Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo at muli po ay maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga Kabusiness. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Kabusiness Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue, may magamit siya sa
pambili-bili man lang ng gamot, ano po mga ka-business.